Hello guys! Magandang buhay! Kumusta naman po kayong lahat? Namimiss ko kayo. Sana lagi lang po kayong okay. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo! So ayun guys, for today's video, dito muna tayo sa SM Mall of Asia. So naisipan namin dito muna kami maglagaw-lagaw para ipashare itong mga kasama ko dahil ang iba dito ay first time po nila makapunta ng Manila. So ayaw po naman silang umuwi bigo na hindi man lang kami nakapaglakwat siya. At saka isa dito guys, gusto po talaga niya makabili pa ng pantalon daw na Wrangler. So, wala kaming ibang naisip kundi dito hanapin. Kasi, baka ano pa nga bang kulang dito? Kasi napakalaki po ng Mall of Asia. Diba? Sa lahat po ng mga nakapunta dito, alam niyo po yan kung gaano siya kalaki. Halos hindi mo po yan kayang pasyalan ng buong araw. Kaya kami, kalahating araw po kami nag-iikot-ikot dyan. Pero hindi pa rin namin. Sa tagal ng iniikot namin ay hindi pa rin siguro kami nangangalahati sa sobrang laki nito guys. So bago kami maghanap ng pantalon, naisipan namin iikot ko muna sila sa labas. Punta kami ng labas, punta doon sa Manila Bay, doon sa tabing ano. Doon sa may tabing dagat, so para malaman natin kung ano na bang bagong update doon, kung ano na bang nangyari sa Manila Bay. Habang naglalakad kami, napansin ko lang talaga tong dalawa na to. Sila po yata yan ay magpinsan. Hindi ko lang sure kung pinsan buo, second cousin, or third cousin. Sobrang close. O, tingnan nyo, ang sweet nilang dalawa. Parang ayaw niya nang pakawalan yung isa. Sobrang na-miss nilang isa't isa guys. Kasi ngayon lang yata sila nagkita. Kahit na sa Manila sila pareho, hindi naman sila nagkaroon ng chance para mag-bonding. So nung nandito kami sa Manila, tinawagan namin silang pareho para makasama namin sa bonding. At magkikita-kita silang magpinsan, o diba, hanep. Sulit naman yung bakasyon ng dalawang mag-asawa. Mamit nila yung pinsan nila at nakapaglakwat sa. Pansamantala ay ako muna ang kanilang tour guide habang hindi pa tayo masyadong busy. Dalhin muna natin kung saan nila gusto. Ayan. Sobrang nakakapagod guys. Sa lawak pa naman ng Mall of Asia. Grabe. Ang haba-haba at ang lawak-lawak ng lakarin bago ka makapunta sa kabila. Lusot sa kabila ay ang tagal-tagal mo pang maglakad guys. Ganyan kalaki ng Mall of Asia sa Philippines. Grabe. So ayan, sa may tulay niya, papunta na kami sa baba para makita kung anong meron doon. Isa na doon yung sunset. O, diba? Ang saya, saya, saya. Yung dalawa na to ay first time nila sa Maynila. Kaya gusto ko mag-enjoy sila habang hindi pa nakauwi sa Tawi-Tawi. Cagayan Tawi-Tawi. Mula sa Cagayan Tawi-Tawi guys, punta muna sila ng Palawan bago mag-flight papuntang Maynila. So, diba ang layo? At saka ng grabing hassle ng kanilang mga naranasan. Malakas na alon, ulap, sa himpapawid. Kaya gusto ko enjoy nila ang bakasyon nila dito sa Maynila. Hanggang sa uulitin guys, kung gusto nyo makasama ako ulit, magsabi lang kayo at tayo ay mamasyal ulit at maglalakwat siya sa Manila. Basta, tiyak na nakaready lang ang inyong mga bulsa. So, dito na nga kami sa baba guys. Then, pumunta kami sa playground. Ayan, gusto ko nga sana silang dalhin magsakay ng Ferris wheel. Kaya lang, medyo nervous ha. Siguro nga, matakaw itong mga friends ko na to sa sa cafe kaya ayaw nilang sumakay. Nervyosa daw sila kasi napakataas daw. So ayun, sa akin wala namang problema. Kahit saan sasakay ako, kayang-kaya ko 'yan. Kasi nga sabi nila kapag natatakot ka, ay lagi ka na lang matatakot. Kaya lahat ng takot mo ay mawawala kapag sinubukan mong mga bagay na nakakatakot para sa iyo. So ayan, sabi ko sa kanila kung ayaw nyo ng ride, so maglakad-lakad na lang muna tayo bago tayo kakain ng mangga. Kami po ay galing ng Baclaran, bumili kami doon, so nakakita kami ng naka-slice na mangga kaya bumili muna po kami. So ayun guys, sobrang na-amaze ako sa presyo ng mangga sa Baclaran, napakamahal. Piruin mo, yung isang piraso, 50 pesos,
nakalagay sa loob ng plastic at may kasama ng asin at sili. Kung galing ka nga naman sa probinsya, katulad ng probinsya ng Palawan, abay, libre lang ang mangga sa amin. Humingi ka lang ng mangga sa kapitbahay, pwedeng-pwede na. Magdala ka na lang ng asin at saka baguong, pwedeng-pwede na. But here in Manila, sobrang mahal po talaga. Isang piraso, 50 pesos. Naka-slice na po siya. Pero dahil gustong-gusto nga natin kumain ng mangga, kaya bumili na lang kami kahit ganun kamahal. Alam naman natin ang pagkain ng mangga kahit saan na hindi mo talaga matitiis dahil nalalaway ka lang kapag hindi ka bumili. O diba? Katulad ng laro niyan. Oh, my gosh, I remember that time na nasa Hong Kong po ako. Sumakay kami sa ganung kataas. Grabe, ang sigaw-sigaw namin at pagbaba namin ng iba sa amin ay nasukang-suka na. So, ayan guys, pinuksan na nga namin ang aming mga mangga at kami ay kumain na habang tumingin-tingin sa paligid. Grabe, hindi ko alam na ganito pala kadaming tao dito sa Manila Bay kapag hapon. Ewan ko lang kapag umaga. Pero sa hapon, ganito daw talaga ito kadami. Nagulat nga ako, dapat magdala na lang kami ng banig, unan, kumot, at dito na rin kami matutulog. At uuwi na lang kami mga alas 12, ganyan. Kasi daw, magsasara naman daw yan. Hindi naman daw, 24 hours dyan. So, that is my first time po talaga na pumunta dito sa Manila Bay. Ayan, ganyan pala. Sa likod lang po yan ng Mall of Asia, sa Moa Arena po. Sa mga hindi nakakaalam, sa likod lang po yan. Kung galing po kayo sa harap, punta lang po kayo sa likod, tawid kayo dun sa may bridge, yung parang tulay niya, ganyan, tatawid kayo sa kabilang daan, and then pababa, gamit ang escalator, ganyan, o diba? Ang saya-saya namin that time, guys, kasi kabanding namin yung cousin ng aking cousin, kaya, ayun, masaya sila, dyan sila nagkikita-kita. Samantala, nung nakaraang mga taon ay wala na silang time para magbanding. So ngayon, tinawagan namin isa't isa para isama sa aming lakwatsa at makapagbanding na rin. O di ba? Hindi halata mahal yung mangga kasi nga ganun kami kasaya nakasama sila. Hindi namin maramdaman yung anghang, basta chika-chika ever, marites, ganun. Hanggang sa naubos ang aming mangga. O, diba? Yummy, yummy. Kahit sa ang paligid ka po talaga lilingon, ang dami-dami pong tao, nagre-rest sila. Siguro weekend din that time. Ewan ko ba kung weekend ba yun? I forgot it. Kung anong araw nga ba yan kami pumunta dyan. Basta ang daming tao. Yung iba nandoon sila Basta yung sa may palaruan doon, naglalaro, nagra-rides yun. Ganon. Yung iba naman nandun sa kabila, ang iba na sa kabila. Ang iba niyan ay mag-aantay sila ng yung pumuputok tapos umiilaw sa taas, nag-iiba't ibang klase ng formation. Anong ang tawag doon? Fireworks! Ayun, fireworks. Pero kami that time, hindi na namin inaantay yan. Pumunta kami ng Okada kasi ang akala namin may dancing fountain doon. Yun pala may concert. Kaya umuwi na rin kami pagkatapos. Talagang ramdam na ramdam ni pare o yung buto ng mangga. Talagang walang masayang. Sa 50 pesos ba naman na isang piraso lang, ikaw ba naman sasayangin mo pa? O diba? At ito naman si sis, busy sa kanyang love life. Whatever, basta saan ka masaya, nandun ka, I support you. So ayun, pagkatapos namin kumain ng mangga, napag-isipan na namin bumalik at para makabili na ng pantalon ni bro. Kasi nga, itong si bro, halos na bang tapasa gabi, basta lang na makabili daw siya ng pantalon na Wrangler. Grabe, bongga ng kanyang brand. So ayan, excited na, una-una na siya. Ang ganda ng disenyo dito, kaya napag-isipan namin dito muna dumaan papunta sa Dep Store. Ayan, napaka-excited na talaga ni bro. Gustong-gusto na niya mahanap ang kanyang paboritong brand. So ang layo-layo pa ng inikot namin, sa taas, pababa, ang lawak-lawak ng department store guys, dito sa SM Moa. Grabe, ang hirap namin makahanap ng Wrangler kung saan-saan na kami nagsusuot. Ito talaga si bro, never give up. Kailangan talaga daw, bago siya makauwi sa Mapuntawi-Tawi ay may dala daw siyang pantalon.
So, dahil sa napaka-supportive naman namin na sisters and wife niya, ayun, sinamahan namin siya maghanap hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa sulok ng SM na to, para lang makita ang hinahanap ni bro. So, ayun, napunta na kami dito sa mga menswear. So, hinahanap pa namin kung saan nga ba talaga yung brand ng Wrangler. Kaya, medyo wasting time din, guys. Kasi, ang layo-layo. Buti, nahanap na namin siya. So, ayun, medyo natuwa na naman si bro kasi nakita na namin yung brand na hinahanap niya. Ayan, hinayaan na namin siya magpili, guys. Akala mo, yung excited ka na mauna ka pa sa lahat-lahat, yun pala, pagdating sa pilian, kailangan din ng desisyon na, o approval ng kanyang asawa. At saka, wala din pala siyang pambayad. Naku! Bongga talaga si bro. At alam nyo ba, medyo pricey nga yung pantalon na yan kasi nga Wrangler yan eh. Hindi pa siya kontento sa isa, guys. Tumingin pa siya sa isa at tatlo yata yung binili niya. Tatlo. I think, kung di ako nagkakamali, nasa 2,000 plus each. Tapos bumili siya ng tatlo. Ayan. Nagkukwenta na si madam. Hindi niya alam kung makaabot pa pala yung, kung makaabot pa yung kanyang pera. Kasi ang akala niya, isa lang talaga ang bibilhin. Tapos tatlo pala. Napakabongga. Alam mo yung bumili ka ng tatlo tapos isang brand lang. Super napaka-idol na talaga yung brand na yan. Pero di bale, ang mahalaga ay masaya si bro. At pagkatapos naming bumili, yun lumabas na kami at naghanap kami ng kainan, guys. Grabe. Kasi medyo ano na kami, elite na kami nang lumabas. Halos lahat ng mga kainan nagsasarahan na. Ang dami-dami pa namin pinuntahan mga kainan, panay close, panay hindi na available, yung mga orders namin, ganyan. Nag-ikot-ikot pa talaga kami doon sa gilid ng SM para lang makahanap ng makain. Super gutom na, guys, namin nung mga oras na yun. Kaya ako, halos gusto ko nang umiyak. Sobrang pagod maglakad, ganyan, tapos nagugutom ka. At ayun, may nahanap din kami sa Chokes to Go. Sila po pala ay 24 hours. At saka ang sarap-sarap ng ulam nila, guys. Grabe, recommended talaga. Super. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Thanks for watching.